Si Jenard Spinto na kinaiinisan ngayon ng mga defender sa sobrang higpit magbantay ay naging susi sa depensa ng Ginebra at nanalo siya ng dalawang titles na dito. Sa mga nagdududa na lumipat lang daw siya dahil sa malaking offer sa kanya, ito ang lagi niya sinasabi na championship daw ang kanyang habol at hindi ang pera nila. Nang tanungin kung mas malaki ba ang offer ng Ginebra sa kanya kaysa sa Meralco, natawa na lang siya at syempre hindi na niya direktang sinabi yun. Nakakwis, pag-usapan din natin ang isyo ngayon sa pagitan ni Coach Topix Robinson na umano ay nag-try daw sa Phoenix kasi nakipagkita raw ang manager ng team at si Topix, pero biglang kinamayan lang ito at inisnab ang kontrata. Mukhang okay naman ang relasyon ni Topix sa Phoenix, pero biglang naging ganito kadali, nagkawalay. Bago tayo magpatuloy, kung nais nyo supportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Sa mga gusto makakuha ng badge, click the join button at ready ka nang mag-comment na may star. Unahin na muna natin itong kay Coach Topix. Noong una mga quiz, gusto talaga ni Coach Topix sa Phoenix at akala niya na maaga siyang mabibigyan ng kontrata or renewal. Eh ang nangyari bago inilatag ng Phoenix ang kontrata ay ilang weeks na lang magsisimula na ang Governor's Cup. So expected na kapag ganun katagal ibigay ang agreement, natural magbabago talaga ang isip ni Coach Topix. Kaya kung napansin niyo sa kanyang interview sa Spin, binigyan na raw siya ng kontrata pero biglang nagbago ang kanyang isip at hindi ito tinanggap. Ngayon, ang hindi nagustuhan ng Phoenix sa kanya ay nung binigyan siya ng renewal, hindi niya agad sinabi na ayaw niya or gusto pa ba niya. Basta't ang sinabi niya, pag-iisipan lang daw muna niya ang bagay na yan. So walang formal na pasabi or decision si Coach Topix at bigla na lang nilang nabalitaan na ito pala ay kinukuha na ng Lasal. Ang tanging alam ng Phoenix sa kanya ay may balak ang Lasal pero hindi pa siya opisyal na nakuha. Nang isang araw, biglang nabalitaan na lang ng Phoenix na si Coach Topix pala ay nag-sign na sa Lasal nang hindi man lang in-inform muna ang mother team niya. Last couple of weeks, nakipagkita ang team manager ng Phoenix kay Coach Topix na may dalang kontrata kasi nga hindi nila alam ang naging kasunduan ni Topix sa Lasal. Ayun, bit-bit ng manager ang kontrata pero kinamayan lang siya ni Topix at iniwan ang kontrata na walang laman. Ayon sa team management, lubha daw silang nasaktan sa ginawa ni Coach Topix na parang betrayal talaga ang ginawa. Dagdag pa ng manager, parang nagkaroon din kasi ng bad negotiations sa pagitan nila ni Topix at nagkaroon pa ng emotional reactions kasi siguro ayaw ng governor na umalis si Topix sa kanila. So ang ginawa pala ng Phoenix para talaga manatili siya sa Phoenix, iniba nila ang kontrata na good for 6 months na lang na 350,000 kada buwan. Pero ito pa rin ay hindi niya sinagot. Sinubukang kuno ng pahayag ng Spin si Coach Topix pero ang sinabi lang niya ay hindi na raw siya magsasalita. Nire-respeto raw niya ang opinion ng Phoenix kung anuman at ganoon na lang natapos ang lahat. Klarong-klaro parang miscommunication ito. Hindi alam ng Phoenix kung ano pa bang kailangan ni Topix para manatili ito sa kanila. At si Topix wala ring sinabi tungkol dyan. Nakakalungkot no? Medyo wala sa good terms ang paghiwalay nila pero gayunpaman nagpapasalamat pa rin ng Phoenix kay Coach Topix sa coaching years niya sa kanila habang si Topix mas nasisihan na ngayon sa UAAP under Lasal. Tara, next update naman tayo. Nakuna ng Spin ang pahayag si Nudge Pinto tungkol sa paglipat niya sa Ginebra. Base sa pahayag ni Pinto, ang Ginebra pala ang unang lumapit sa kanya. May offer ang Ginebra sa kanya, sakto pa na malapit nang mag-expire ang kontrata niya. Aba, marunong eh. Naintindihan ko naman si Pinto kasi syempre Ginebra yan, pangarap yan ng maraming players kaya mahirap talaga tanggihan. Marami nga ang nagsasabi na kadalasan daw sa mga players na lumilipat yung malaking sahod ang dahilan. Kung sa bagay, ang basketball ay pangkabuhayan naman. E kung meron namang malaki-laki at makakatulong sa inyong pamilya, abay dun ka na. Nang tanungin kung kaninong offer ang mas malaki, hindi na niya sinagot at napatawa na lang. Basta't ang punto niya na hindi siya lumipat para lang sa pera. Ang tanging dahilan raw niya ay gusto niya na maiba naman yung team na alam niya na malakas mag-champion. Gusto niya makaranas nito. Biro naman ni Boss Al na kapag hindi daw sila nanalo, isasauli daw nila si Pinto. Kitang-kita sa mukha ni Pinto na parang ayaw na niyang kumawala dito sa Ginebra. At para sa akin, mas mainam na wag na lang nila itong pakawalan kasi si Pinto, ibang klaseng magbantay kaya umiinit ang ulo ng ibang hustle players kasi napapaslow down niya. Kahit siya ay nagkaka-average lamang ng 2 PPG, 1.8 APG pero ang depensa niya ang nagiging susi.
sa opensa ng Hinebra. Kaya buenas din ang pagkuha sa kanya. At higit sa lahat, hindi talaga nagsisi si Pinto na iwan ang Meralco at nagbunga ang kanyang desisyon. Yan ang malaking advantage ng free agency rule at lasap na lasap talaga ito ni Pinto habang ang Meralco naman ang nawalan. Pero anyway, hanggang dito na lang tayo. Salamat po sa panonood. Stay tuned para sa inyong shoutout. Ngayon po itatawagin ko na ang manong pa shoutout. Shoutout naman ako kay Samuel Torion, Evren Jokno, Jealous Boy, J. Ambrosia watching from Denmark, Barako Mananabas, Panay Beach, Herbert Villeza, Nina Ignacio, Mike Hammond, Stewarding TV watching from Dubai, Zaymira Analino, Unforgettable Celebrity Hits, Tracy Cortez, Rolly Merildo, Keith Reyes, Rian MJ Aquino, Ez Gameplay na nagpapasubscribe po ng kanyang channel at kay Neldon's Vlog.